Ngayon pa lang, marami na ang mga matunog na pangalan o hindi kaya ay tambalan para sa 2016 elections. Pero ayon sa isang eksperto, ang mga pagpapahiwatig na ito sa ngayon ay hindi para sa mga botante kundi para sa mga magpupondo di umano sa kampanya. My report, si Tina Panganiban Perez. Mahigit 2 taon pa bago ang susunod na eleksyon. Pero ngayon pa lang, laman na ng mga balita ang mga politikong nagpapahiwatig ng kanilang planong tumakbo. Kamakailan lang, kumala si Vice President Jejomar Binay sa PDP laban. Nagkasugat ang partido ng patakbuhin ni Binay si dating Senador Mig Zubiri sa United Nationalist Alliance o UNA. Kasama sa UNA ang PDP laban, kung saan kabilang din si Senador Coco Pimentel. Nagbitiw pa nga si Zubiri bilang senador dahil sa anya'y dayaan sa eleksyon at pinaupo sa pwesto si Pimentel. Matagal na expected yan. And I would expect in the coming days, may lalabas pang iba pa. Ang UNA ba o isang bagong partido ang magiging vehicle ni BP Binay for his candidacy? Ang sigurado lang kasi doon yung tatakbo siya. Hindi pa rin sigurado kung sino ang bisa ni Binay. Pero matunog si Senador Jinggoy Estrada. Mayor si Senator Jinggoy kasi since 2010, and more than even before 2010, magkakasama na kami. Si Senador Alan Peter Cayetano naman ang Nationalista Party, bumuo na rin ang kanyang makinarya. Ang Liberal Party naman, wala pang sinasabi kung sino ang patatakbuhin itong Pangulo. Pero naging matunog noon ang ambisyon ni DILG Secretary Mar Rojas na hawakan ang pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan. It's a decision that the president has to make who his anoint, who his successor will be, or his handpicked choice will be. Nakakagulat yung statement ng palace that the president may sarili siyang babasbasan. Significant yun kasi he's also the chairman of the LP. Does that mean na nagbubukas siya for a non-LP na candidate? Seemingly, yung statement points that way. May umuugong na marker sa Aquino tandem. Magkatandem din kaya sina Rojas at Senador Chis Escudero na ang relasyon ay nagkalamat noong 2010 nang i-endorso ni Escudero si Binay. Puro chismis lamang yan. Napakalayo ng 2016 at hindi parehas at hindi karapat-dapat. Nasa totoo lang, ganito kaaga pag-usapan, paghandaan, gumalaw o masyadong maglaway para sa pwestong yan. Napakalayo pa at napakarami pang trabahong dapat nating gawin. Pero kung malayo pa ang 2016, bakit nagpapahiwatig na ang ilang politiko? Sabi ng isang political analyst, di ito para sa mga botante, kundi para sa mga magpupondo sa kampanya. This is the time kasi na nagsimula na magseryoso yung mga financier, yung mga backer dyan, yung mga aliado. Therefore, kailangan kang magdeklara eh. Pero sabi ng isa pang political analyst, huwag munang masyadong seryosohin ang mga pahiwatig na ito ng mga politiko. Kung ito ay mag-escalate sa atake sa isa't isa, hindi maganda sa ating bayan dahil mauubos ang oras na dapat ilaan sa paggawa ng batas halimbawa sa Senado o sa trabaho ng Vice President, mauubos yung panahon dito sa magiging bangayan ng mga kandidato. Ang mga botante kaya, iniisip na ang eleksyon 2016? Actually, hindi pa po. 2015, siguro yung year before yung actual elections, kapakapanan ng mga choices. Iniisip ko lang po yung magiging landscape, kumbaga, na mangyayari sa 2016. Kailangan ko din po ng research din kung sino po talaga yung maboto ko. Tsaka, ang important po talaga sa akin yung nagpa-participate po sa debates. Pangapahapyaw lang, yung siguro naisip ko parang sino kaya yung mga tatakbo? Actually, hindi, pero hindi rin kasi mapigilan. Ako kasi yung tipo na parang pag-finalize na yung list ng candidates, siya ko siya iisipin. Tina Panganiban Perez, GMA News.